Ang karanasan na inyong mapapakinggan ay hango sa mga tunay na pangyayari na minsan pang ipinadala sa atin ng isa nating tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Magkikinsi anyos ako noon nung mangyari yung itinuturing ko na pinaka nakakatakot kong karanasan. Kasalukuyan akong nag-aaral noon sa aming probinsya. At dahil sa malayo po ang paaralan sa amin, kung kaya nakikituloy po ako sa kapatid ng nanay ko na nakatira sa bayan. Kami kasi ay sa bundok nakatira. Doon kasing lupang namana ng tatay ko. At hindi talaga kakayanin kung ako ay mag-uuwian araw-araw. Kaya, nagtiis na lang ako na makipanuluyan. Mahirap ang makitira sapagkat kailangan kong makisama. Kaya kahit pagod ako galing sa paaralan, ay kailangan kong kumilos sa mga gawaing bahay para walang masabi sa akin yung kapatid ni nanay at kanyang mga anak, lalo na yung asawa nito na medyo may kasungitan. At tuwing Biyernes ng hapon ako umuwi sa amin, na pagpasok ko sa umaga ay dala ko na yung mga dadaling ko pa uwi. Para paglabas ko ng paaralan ay diretso uwi na ako sa amin. Madalas pag umuwi ako ng Biyernes ng hapon ay may nakakasabay ako na isa kong kamag-aral, si Donna. Magkalapit lang kasi ang bahay namin doon sa bundok. Isang baryo lang kami. Siya naman ay nagbo-board sa bayan kasi suportado naman siya ng ate niyang nagtatrabaho sa abroad. Noong mga panahon na iyon ay matunog na ang usap-usapan tungkol sa aswa o manong gumagala tuwing gabi. At sa loob ng isang linggo ay laging mayroong namamatay. Pero ang lumalabas na dahilan pagdating sa kung ano ang ikinamatay ay mga karaniwang sakit lamang na hindi naman pinaniniwalaan ng mga kaanak ng mga namayapa ang ibinibigay na dahilan ng doktor. Dahil sa bakit biglaan naman umano na yung ibang hindi naman naniniwala sa aswang ay pinangangatiwiranan na may mga sakit talaga na biglaang umaatake tulad na lamang ng sakit sa puso. Kadalasan kasi ang mga namatay ay binangungot o di kaya ay inatake. Nakapag nagsabi na naman ng isa pang dahilan ang mga kamag-anak ng namatay na bago umano mamatay ang kanilang mahal sa buhay ay may nararamdaman silang umaali-aligid sa kanilang bahay. Ang karaniwang sagot naman ng mga hindi naniniwala ay pawang guni-guni lang umano ang lahat ng iyon. Yan ang kadalasang maririnig sa mga umpukan at sa mga mahilig sa chismisan. Isang Biyernes habang binabaybay namin ni Donna ang daan pa uwi sa aming baryo, ay naramdaman namin na parang mayroong sumusunod. Dahil sa takot, kung kaya iminungkahi ni Donna na dumaan na lang muna kami sa bahay ng isa naming kaklase na si Mirna. Ngunit sinabi ko na baka lalo lang kaming gabiin sa daan. Dahil sa malayo pa ang sa amin, halos hindi pa nga kami nangangalahati. Sinabi ko kay Donna na kahit anong mangyari ay huwag siyang lalayo sa akin. Malakas ang loob ko dahil sa mga ipinayo sa akin ni tatay. Kung kaya may kaunti akong nalalaman kung paano kukontrahin ang aswang. Sinabi ko kay Donna na kapag may humarang o umatake sa amin ay agad na humiga sa lupa
tumango naman ito. Katunayan na kanyang nauunawaan ang mga sinabi ko. Nagpatuloy lang kami sa paglakad. Ramdam ko ang matinding takot kay Donna. Hindi siya mapakali na panay ang kanyang lingon sa aming likuran. Kung kaya pinauna ko siya ng kaunti para mapanatag siya kahit paano. Ilang sandali pa, nawala yung mga pagkaluskos at narinig namin yung huni ng aswang. Ngunit malakas na iyon. Palatandaang malayo na ito. Kaya ibinalik ko na sa bag yung kutsilyo na bigay sa akin ng panganay namin na yari sa bronze. Medyo tomboy-tomboying kasi ako noon. Dahil na rin siguro sa puro lalaki ang mga kapatid ko. Minsan, nang nasa paaralan kami, naging usap-usapan yung bagong namatay. Matapos naming masagap yung balita, nung recess namin, ay aming napagkwentuhan ni Donna. Lagi kasi kaming sabay na kumain ito. Maya-maya, biglang sumabat sa aming usapan yung isa naming kaklase na si Vina. At sinabing tama lamang daw na nangyari yon sa taong iyon. Nagulat kami sa kanyang naging reaksyon dahil sa paano niya nagawang masabi yung mga ganong bagay para sa isang taong na mayapa na. Pagpapatuloy pa nito ay masyado umanong sakim at mata pobre ang tao na iyon. Kung kaya karapat dapat lang umano na sapitin niya iyon para mabawasan naman daw ang mga taong mapangapi. Natigilan talaga kami ni Donna sa aming mga narinig. Pakiramdam namin ay punong-puno ito ng galit sa kanyang dibdib. Tinanong namin siya kung ano ang ginawa ng tao na iyon sa kanila. Tumingin ito sa amin na parang nabigla at tumintong sandali bago sumagot sa aming tanong. Sinabi nito na wala naman daw. Narinig lamang daw niya sa mga tao na ganun ang ugali nito. Kung kaya napairap si Donna at pabulong na nasabi sa akin na sabi-sabi lang pala eh. Kala naman daw niya ay sila mismo ang apektado. At nawalan na ng gana pang kumain si Donna. Kung kaya hindi ko na rin itinuloy pa yung kinakain ko dahil nagyaya na itong umalis. Pagkat ayaw na niyang makausap pa ang kaklase namin sa sobra niyang pagkairita. Nang sumapit uli ang Biyernes ay magkasama kami uling umuwi ni Donna. Sa daan kung saan kami nakaramdam nang parang may sumusunod sa amin ay may nakita kaming isang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Nakasuot ito ng itim na bestida. Mahaba ang kanyang buhok na nakalugay. At malayo pa ay nakatingin na ito sa aming direksyon. Lumapit sa akin si Donna at napahawak sa aking kamay. Habang papalapit kami sa babae, ay hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko dito. Gusto ko kasing makita ang bawat galaw nito. Habang si Donna naman ay nakayuko at iniwasang tumingin talaga sa babae. Hindi naman gumagalaw ang babae. Nananatili lang itong nakatayo na nakatingin sa amin. At seryoso ang kanyang mukha. Nang makalapit pa kami, ay napansin ko na nakatago ang kanyang mga kamay sa likod. Kung kaya, mas naging alerto pa ako. Dahil sa wala akong ideya kung ano ang hawak-hawak nito
na kanyang itinatago. Binati ko ito at ako'y nagmagandang hapon. Nang mga halos 2 dipa na lamang ang layo namin sa kanya, ay nagulat ako nang bigla itong umiti. Pero sinikap ko na hindi magpakita masyado ng reaksyon. At bigla kaming napaatras nang ilabas nito ang kanyang kamay mula sa likuran at iniabot ang tinapay. Inialok niya iyon sa amin. Medyo kinabahan ako noon at naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Akala ko ay kung ano na ang gagawin nito. Tumanggi kami at sinabing kami ay busog pa. Minsan pa niya kaming inalok at halos ipilit na. Pero patuloy naming tinanggihan iyon. Nawala ang ngiti sa labi ng babae at muli itong sumeryoso. Nilampasan na lang namin ito at hindi na ako lumingon-lingon pa. Pero si Donna ay hindi nakatiis. At habang hawak ang kamay ko, ay kanyang nilingon ang babae. At naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. At sinabing wala na umano ang babae sa kinatatayuan nito. Nagulat ako sa kanyang sinabi, kung kaya napalingon na rin ako. At mas lalo kaming nagulat nang pagharap naming muli sa daan ay naroon na ito sa unahan at nakatingin sa amin na hinihintay kami at iniaabot na naman ang tinapay. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan. Ipinasok ko ang isa kong kamay sa aking bag bago kami nagpatuloy na lumapit sa babae. Hinawakan ko na ang patalim. Noong mga oras na iyon ay may napapansin na akong kakaiba sa itsura nito. Kung kanina ay mga 40 mahigit lang ang edad nito, ngayon ay parang mas tumanda ito ng higit 10 taon. Nang nasa tapat na kami ng babae, ay muli nitong inialok ang tinapay sa amin. At mas maluwang na ang ngiti nito na may halo ng pang-iinis. Umiling lang kami at nagpatuloy sa aming paglakad. Sinabi ko kay Donna na basta paglabanan lang niya ang kanyang takot at para hindi ito tuloy ang mataranta, ay sinabi ko pa na walang mangyayaring masama sa amin. Muli naming nilampasan ang babae at hindi ako nagpakita nang kahit nakaunting takot sa kanya. Malaki talaga ang naitulong sa pagkatao ko ng mga payo at paalala ng aking mga magulang. Bata pa lang kasi ako ay talagang ipinamulat na nila sa akin ang lubos na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Sumasampalataya akong walang sino man ang makahihigit sa kanya. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kung kaya iyon ang aking pinanghahawakang lagi. Nang mga nakakailang hakbang na kami mula sa babae, ay nilingon ko ito at nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Matapos iyon, ay hindi naman na ito sumunod pa. Pagdating sa bahay, ay ikinuwento ko sa aking mga magulang at kapatid ang tungkol sa babae. Pumasok si tatay sa kanilang silid. Paglabas nito ay may inabot siya sa aking kwintas na ang palawit ay bala. At muli nilang ipinaalaala sa akin ang mga dapat kong gawin kapag dumating na sa punto na ako ay atakihin na nito tulad ng pagiga sa lupa. Dahil sa mas mabigat para sa kanila ang tao kapag nakahiga ito sa lupa at mas mahirapan sila na umatake.
at para makaiwas sa anumang palipadhangin na gagawin nito, ay akin na umanong unahan sa pamamagitan ng pagbati. At panghuli, ang pinaka-importante sa lahat, sabi ng mga magulang ko, ay wag na wag akong magdududa sa pagtulong at kapangyarihan ng Diyos. Naalisin ko ang kahit anumang pag-aalinlangan sa aking puso. At lubos ako magtiwala sa kanyang magagawa, sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang imposible sa kanya. Nang pagkalunis noon, habang nasa paaralan ako, ay napansin ko na pasimple akong tinititigan ng kaklase naming si Bina ng masama. Nakikita ko iyon sa sulok ng aking mata. Napaisip rin ako kung ano ang problema nito sa akin. Inisip kong mabuti kung ano ang aking naging atraso dito. Noong recess na namin, naupo uli kami ni Donna sa paborito naming pwestuhan kapag tanghalian. Sinabi sa akin ni Donna na kanya umanong napapansin na masama ang pagkakatitig sa kanya ni Vina. Sinabi ko kay Donna na ganun din ito sa akin. Kung kaya, nasabi niya na baka dahil iyon nung nakaraan na nakausap namin ito tungkol sa isang namatay. Pero wala naman akong makitang dahilan para magalit ito sa amin tungkol doon. Lumipas pa ang mga araw. Ganun ang ganun ang napapansin namin kay Bina. Talagang pailalim ito kung makatingin na akala mo ay kakain ng tao. Na mahalata mong napakatindi ng galit nito. Biyernes noon, nang mapansin kong ganoon pa rin ito, kung kaya hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko ito at tinanong kung bakit napakasama kung makatingin. Itinanggi naman niya iyon at pabalampan niya akong sinagot ng patanong na kung masama na ba raw akong tingnan ngayon, at mumisi pa ito na nakakainsulto na parang mayroong ipinagmamalaki. Dahil sa walang kwentang pakikipag-usap nito sa akin, kung kaya tinalikuran ko na siya at iniwan. Kinahapunan nang uwian na, ay magkasabay na kaming lumabas ng paaralan ni Donna. Nakita namin si Bina na nakatayo sa may gate ng aming paaralan. At nakatitig na naman ito ng masama. Nanong huli ay bigla itong umismit at ngingiti-ngiti. Kinalabit ako ni Donna at sinabing hayaan ko na lang raw. Dumaan muna kami sa bahay ng tiyahin ko para dalhin yung mga labahin ko. Nang nasa daan na kami ay bigla na lamang lumapit sa akin si Donna at napahawak ng mahigpit. Agad kong nalaman kung bakit. Naroon na naman kasi yung babaeng nakasuot ng itim na bestida na tila naghihintay na inaabangan talaga kami at nakatingin sa amin ng masama. Sinabihan ko si Donna na wag na lamang niyang pansinin iyon, pero pasimple niya akong pinipigilan na ayaw niyang magtuloy. Sinabi ko sa kanya na wag na lang niyang tingnan at iyuko na lang ang kanyang ulo at ako na ang bahala. Pero ayaw talaga nito na magtuloy kami. Sinabi niya sa akin na dumaan na lang muna kami sa bahay ng kaklase naming si Mirna. Takot na takot si Donna. Nararamdaman kong nanginginig siya. Kaya nagpaka natural lang kami na hindi namin ipinalata na iiwasan namin yung babae na kunyari ay doon talaga ang punta namin. Lumiko kami at tinahak yung pababang daan.
Tinanong ko siya kung alam ba niya ang bahay nila Mirna. Sinabi nitong hindi dahil sa hindi pa naman siya nakapunta doon. Pero nang minsang magkasabay daw sila noon, ay itinuro di umano sa kanya ang daan at diretsuhin lang daw. Paglampas ng batis ay sa kanila na. Wala naman daw ibang bahay na naroon kundi yung sa kanila. Bago nga namin marating yung batis ay may natanaw na kaming bahay. Habang papalapit kami sa bahay ay napansin naming mayroon silang niluluto sa labas. May isang malaking kawa doon na nakasalang sa apoy. At agad din naming napansin yung masangsang na amoy. Sinabi ko kay Donna na tawagin na niya si Mirna. Habang tinatawag ni Donna si Mirna, ay napansin ko na parang mayroong kuko na nakalitaw doon sa tubig na nasa kawa. Lumapit ako sa kawa at gusto kong makasiguro kung tama nga ba yung aking nakita. Hawakan ko na sana yung malaking sandok nang biglang lumabas si Mirna at lumapit sa amin na kanyang hinarangan yung kawa at saka nagtanong kung bakit raw kami naroon. Nagdahilan si Donna at sinabing mahihiramin sana siyang libro. Sinabi nito sa amin na umalis na kami. Hindi raw kami dapat na nagpunta roon. Nagsalita pang minsan si Donna at sinabi kung maaari na lang ba niya kaming ihatid. Nang biglang may sumigaw ng ubod lakas. Kung kaya, tumalikod na sa amin si Mirna. Nakita namin ang babae na nakasuot ng itim na bestida. At naroon ito na nangingisay sa lupa na parang may epilepsy. At nakita naming nagtatayuan ang buhok noon at naglalaway. Nakita rin namin na naroon si Pina. Muling sinabi ni Mirna na umalis na kami. Dahil sa nakita ni Donna ang babae ay talaga namang takot na takot ito at tumakbo na kaagad. Mabilis na rin akong sumunod. Nang paakyat na kami matapos malampasan ang batis, ay laking gulat ko na si Donna sa sobrang pagkabigla pa nga ay napasigaw pa. Dahil sa nakita namin ang babaeng nakabistida na nasa unahan at papasalubong sa amin. Nang lumingon ako sa bahay nila Mirna, ay natanaw kung naroon pa rin naman yung babaeng namimilipit kanina at nakaupo na ito sa lupa na humihingal. Natayong-tayo ang mga buhok at tumitirik ang mga mata na wala akong nakitang itim. Napatakbong pabalik sa akin si Donna. Agad kong isinuot kay Donna yung kwintas na ibinigay sa akin ni tatay. At inilabas ko na rin ang kamay mula sa bag na may hawak ng kutsilyo. Agad kong naalala yung bilin sa akin ang aking mga magulang. Kung kaya kahit dumidipa-dipa pa ito habang papalapit sa amin, ay binati ko siya para di kami mapasailalim sa gahong nito. At nang makita ko na talagang mandudumog na ito, ay humiga ako at tinila ko si Donna para mapahiga na rin siya sa lupa. Habang nakahiga, ay iwinasiwas ko yung hawak kong patalim na yari sa bronse. Nagsisigaw si Donna sa sobrang takot nito. Humingi kami ng tulong habang patuloy kong sinusundan ng pagwasiwas ng kutsilyo na hawak ko yung aswang na nagpapaikot-ikot sa amin at parang humahanap ng tiyempo para sunggaban kami. Habang patuloy na sumisigaw si Donna, ay umuusal naman ako ng panalangin. Humingi ako ng tulong sa Diyos na huwag niyang ipahintulot na kami ay mapahamak. Pero di ko inaalis yung kutsilyo ko sa harapan ng aswang.
patuloy kong sinusundan nito. Habang si Donna ay mahigpit na nakahawak sa akin, habang sumisigaw. Maya-maya ay may narinig kaming mga boses na papalapit sa amin mula sa daan sa itaas. Nang marinig din iyon ng babae, ay mabilis na itong umalis at tinungo ang direksyon ng bahay nila Mirna. Pati ang isang babae na kamukha nito ay hindi na nagtuloy na pumunta pa sa amin. Bumangon kami at tumakbo pakiat ni Donna. Nakasalubong namin yung mga tao sa daan habang pakiat kami. Mag-asawa ito at kasama ang isang anak nilang lalaki. Narinig daw nila yung mga pagsigaw namin. Tagaroon pala sila malapit sa aming bayo at galing din di umano sila ng bayan. Magkakasabay na kaming umuwi. Sa daan ay wala pa rin tigil sa kakaiyak si Donna. Bago kami maghiwalay ng mag-anak na tumulong sa amin, ay taos-puso kami nagpasalamat ni Donna. Nagpasalamat din ako sa Diyos sapagkat dininig niya ang aking panalangin. Gumamit siya ng kasangkapan at hindi siya pumayag na kami ay mapahamak. Inihatid ko na muna si Donna sa kanila bago ako umuwi ng bahay. Nang malaman ng mga magulang ko at magulang ni Donna ang nangyari, kinabukasan din noon ay nagpunta kami sa barangay kung saan kabilang sila Mirna. Nagreklamo kami pagkat lagi kaming inaabangan. Di man kami sigurado pero dahil sa doon namin nakita ang dalawang babae na laging tumatambang sa amin, kung kaya naman malakas ang aming kutob na may kaugnayan ang aming mga kaklaseng sina Mirna at Bina sa kanila. Noong huli ay nalaman namin na umalis na rin pala ang mga ito doon. Si Mirna at si Bina pala ay magpinsang buo na ang kanilang mga ina ay kambal at sila ay may lahi talagang aswang. At matapos nilang lisanin ang kanilang tirahan, ay biglang natigil ang mga nagaganap na pagkamatay ng mga tao doon. Minsan nang galing siya sa pagtatrabaho sa tubuan at pauwi na ng kanilang bahay, ay may naramdaman siyang tila may sumusunod sa kanya. Dumiretso lang siya at hindi nagpalata na kanya na itong napapansin. Nang malapit na niyang marating ang puno ng kawayan, ay mas naging alerto pa siya. At nang maramdaman niyang uli ang pagsunod nito sa kanya, ay mabilis niya itong nilingon. At di nga siya nagkamali. Nakita niya ang isang anino mabilis na lumihis ng daan at nagtago sa masukal na bahagi. Nagpatuloy pa siya sa paglakad. Pero hinawakan na niya ang kanyang itak. Nang maramdaman niyang muli siyang sinundan nito, ay bigla siyang huminto at nagsalita. Sinabi niyang kanya itong nakikilala at ayaw niyang magkasakitan sila. Kung kaya, huwag na raw nitong ituloy ang pinabalak. Matapos iyon, ay nagpatuloy na uli siya sa kanyang paglalakad. At hindi na niya ito naramdaman pa. Napatingin siya sa langit at nakita niyang natatabunan ang malaking bahagi ng buwan
ng makapal na ulap. Ayon kay Nilo, nakasisiguro siyang iyon ang lalaking napansin niya na nakatingin sa kanya ng masama. Nung naroon siya sa may tindahan at bumibili ng sigarilyo, hindi niya alam kung saan ito nanunuluyan. Dahil sa noon pa lamang niya ito nakita sa lugar. Kaya nasabi pa niya sa kanyang sarili na napakawalang respeto nito, na hindi marunong makisama bilang isang dayo. Buti na lang rin at hindi nito itinuloy ang masamang balak sa kanya. Dahil sa hindi niya ito matatawarin at kanya talagang pagbabayarin ng kanyang buhay. Nang sumunod na araw, napag-alaman ni Nilo na pamangkin pala ito ng may-ari ng tindahan na si Aling Suping. Halos magkakakilala na silang lahat doon, kung kaya madali nilang makilala kung sino ang dayo at bagong salta. Tinanong niya ang matandang babae tungkol sa pamangkin nito. Hindi naman ito nagkailapa at sinabi kay Nilo na hindi nga rin daw nito alam kung bakit bigla itong sumadsad sa kanila nang walang pasabi. Kung kaya iyan din di umano ang ipinag-aalala nito. Ipinagtapat na rin ni Nilo kay Aling Suping ang dahilan kung bakit siya nagtanong tungkol sa kanyang pamangkin. Sinabi niya na sinundan siya nito kahapon nang siya ay pauwi na sa kanila. Naintindihan naman kagad ni Aling Suping si Nilo. At dahil sa kilala naman niyang mabait ito, kaya sinabi niya na gawin na lamang yung sa tingin niya ay tama. At kung kinakailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ay hindi naman daw siya nito masisisi, sapagkat natural lang naman iyon. Matapos nilang makapag-usap ni Aling Suking at nang papaalis na siya, ay napansin niyang naroon na ang pamangkin nito sa gilid ng bahay at muli na namang nakatitig sa kanya ng pailalim. Kanya na lamang binawi ang pagkakatitig sa lalaki at tumuloy na siya. Kinahapunan, matapos ang kanyang gawain sa tubuhan, ay dumaan siyang muli sa tindahan ni Aling Suping upang bumili ng sigarilyo. Iyon na kasi ang kanyang nakagawian dahil sa walang malapit na tindahan doon sa kanila. Nang kasalukuyan na niyang binabaybay ang daan malapit sa puno ng kawayan, ay muli niyang naramdaman na mayroon na namang sumusunod sa kanya. Binuksan na niya ang hawak niyang flashlight at hinawakan na rin niya ng kanyang kanang kamay ang itak. Nagpatuloy lang siya sa paglakad at hindi na siya huminto. Nakita niya ang isang anino na mabilis siyang nilampasan, ilang di pa lamang mula sa kanya, na dumaan ito sa gilid. Nasabi ni Nilo sa sarili na mapapalaban na siyang talaga, kung kaya kanya nang hinawakan na maigpit ang itak. At hindi nga siya nagkamali nang bigla na lamang may mabilis na dumaan sa kanyang harapan. At naramdaman niya ang pagtama ng mga kuko nito sa kaliwa niyang braso. Hindi niya pa rin hinugot ang kanyang itak. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Nang bigla niya itong makita muli, napapasadahan na naman siya ng mabilis na pag-atake. At agad niyang binunod ang hawak na itak at itinaga niya sa aswang. Narinig niya ang pagkalabog noon sa lupa ng sumadsad. Tinamaan niya iyon sa likod
sa bandang itaas ng bewang nito. At napansin niya pa ang dugo nitong tumulo sa lupa. Tiningnan niya ang mga patak ng dugo na nasa mga halaman. At nakita niyang ang tinatahak noon na masukal na daan ay pabalik na kanila Aling Suping. Bago siya nagpatuloy sa paglakad, ay kanyang sinilip ang kaliwang braso na nahagip ng pag-atake ng aswang. At nakita niya ang mahaba at mapulang latay na palatandaan ng kalmot ng aswang. Pagdating niya ng bahay, ay nagpahinga lamang siyang sandali at umusal na siya. Kanyang pinakain ang kanyang habak. Ang tinatawag na habak sa kanila ay anting na siya niyang proteksyon sa kanyang katawan. Nang sumunod na araw, nang papunta na siya sa Tubuan, ay muli siyang napadaan sa tindahan ni Aling Suping. Sinabi niya dito na hindi niya gusto ang nangyari. Inatake siya nito, kung kaya wala na siyang nagawa kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. At kanya pang ipinakita ang marka sa kanyang kaliwang braso. Sinabi pa ni Nilo na nais rin niya na magsilbi yung aral para sa pamangkin nito. Dahil sa hindi ito marunong makisama, gayong isa lamang siyang dayo. Sinabi naman ni Aling Suping kay Nilo na wala naman daw siyang dapat na alalahanin dahil kanya siyang nauunawaan. Sabi pa ng matandang babae, ay kanila na nga itong pinauuwi sa kanila. Nangako naman daw ito na uuwi na. Pagkat natapos na umano niyang masubukan ang habak ni Nilo. Kaya, ikinagulat ni Nilo nang marinig iyon mula kay Aling Suping na nais lang pala talaga nitong makipagtagisan ng angkin at iniingatang kakayahan. Nang minsan namang nasa handaan si Nilo, nang siya ay gawing ninong ng kababata at kaibigang si Ray, ay biglang nagkaroon ng kumusyon. Umusbong ang pagtatalo sa pagitan ni Ray at bayaw nito. Dahil sa dati pa naman talaga ay tutol na ito sa kanya. At nang malasinga, ay ipinahiya siya nito sa mga taong naroroon. At nauwi sa suntukan nang magpang-abot ang dalawa. Inawat naman sila ng mga kalalakihang naroon. Maging si Nilo ay nakiawat na rin. Ngunit ayaw talaga magpapigil ng bayaw ni Ray. Na pati nga si Nilo ay pinagbalingan na ng galit nito. At nang madihado sa suntukan ang bayaw ni Ray sa kanya, ay bigla na lamang itong bumunot ng baril na ikinagulat nilang lahat, lalo na ng asawa ni Ray. Nagsisigaw ang asawa ni Ray at pilit na pinipigilan ang kuya nito. Ngunit tila nagdilim na ang paningin nito. At matapos na maitutok ang baril kay Ray, ay sunod-sunod na niya iyong kinalabit. Pero, naging maagap naman si Nilo. Agad siyang pumagitna at sinalo ang lahat ng bala na para sana sa kaibigan niyang si Ray. Nanlaki ang mata ng bayaw ni Ray. Nang hindi man lang niya nakita na nabuwal si Nilo sa dami ng pinakawalan niyang punglo. Dinampot ni Nilo ang kutsilyo na nasa mahabang mesa na kanilang ginamit sa paghiwa ng mga kalamansi. At sinugatan ang kamay ng bayaw ni Ray. Dahil doon ay agad nitong nabitiwan ang baril. Marami ang nakasaksi sa pangyayaring iyon. Kaya dahil doon ay lalo pang nirespeto si Nilo
ng mga tao sa kanilang lugar. Ngunit mas lalo pang nakilala si Nilo nang minsang humingi sa kanya ng tulong ang isa ring taga sa kanila na si Aling Meding. Pagpapaliwanag nito kay Nilo, sa tuwing sasapit ang gabi ay may nararamdaman silang mag-asawa na umaali-aligid sa kanilang bahay. Na kung minsan naman ay kanila iyong nararamdaman na nasa bubungan. Ayon pa sa kanya, simula noon ay nag-umpisa na rin magkasakit ang kanyang asawa na si Mang Poldo. Pinangakuan naman niya si Aling Meding na pagkatapos ng kanyang trabaho ay didiretso na siya sa kanila. Kaya kinahapunan noon ay doon na nga nagtuloy si Nilo sa bahay ng mag-asawa. Nang dumilim na, ay isang ilaw lang ang hinayaan ni Nilo na nakasindi. Binantayan nila si Mang Poldo. Nakahiga ito sa banig, sa loob ng kanilang silid. Nasa tabi nito si Aling Meding, habang si Nilo naman ay naupo sa tabi ng haligi, sa gilid ng bintana. Naghintay sila. Nakiramdam na mabuti si Nilo. Makaraan ang halos may kalahating oras, ay naramdaman na nilang parang may tumalon mula sa puno. Narinig nila ang pagbagsak ng mga paan nito sa lupa. Lumuhod si Nilo. Lumapit siya sa may bintana at sinubukang sumilip sa siwang noon. Pero wala siyang nakita. Narinig din ang tila umikot dito sa likuran ng bahay. Dahan-dahang lumabas si Nilo sa silid nila Aling Meding. Binuksan niya ang bintana na naroon sa may kainan. Naisip niyang mas tahimik iyon kumpara sa kung pintuan ang kanyang bubuksan. Iniangat niya iyon ng dahan-dahan at doon siya dumaan. Sa halip na hugutin niya ang kanyang itak, yung kawayan na kanyang biniyak-biyak ang dulo ang siya niyang gagamitin. Hindi iyon kahabaan, mga 2 di pa lang ang haba nito. Iniwasan niyang lumikha ng ingay habang umiikot siya sa bahay papunta sa likurang bahagi nito. Nang bigla siyang nagulat sa kanyang nakita nang siya ay umuko. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan ay naaninagad niya ang isang babae na nasa silong. Nakatuwad ito at nakatingala sa may sahig. Dahan-dahan pang lumapit si Nilo. Nakita niya ang mapupula nitong mga mata na animoy nagbabaga sa pagkapula, na nangangalong mata at nangingitim ang palibot noon. Napakaitim rin ng mga labi nito at naglalaway. Nakita pa niyang nagtatayuan ang mga buhok nito habang dumidila-dila na parabang takam na takam at humihingal ng mabilis. Nahalatang-halata sa mga kilos nito na nanggigigil sa kasabikan. At hindi siya maaaring magkamali kung sino iyon. Hindi na siya nagtaka. Dahil sa malamang ay hinawaan ito ng kanyang pamangkin bago tuluyang umuwi sa kanila. At nagulat pa si Aling Suping nang kanyang maramdaman ang presensya ni Nilo. Nagmamadali itong lumabas mula sa silong na hindi na nagawang pumihit pa upang makalabas, kundi umatras na lamang ito na gumagapang sa lupa. Nang makalapit si Nilo dito, ay mabilis itong tumayo at agad na iwinasiwas nito ang kanyang mga kamay.
na sinalubong naman iyon ni Nilo ng dulo ng kawayan na kanyang hawak-hawak. Kung kaya, pumasok ang kamay nito doon. Agad na pinihit ni Nilo ang kawayan at sa kanya ito hinila. Umailan lang ang napakalakas na paghiyaw ni Aling Suping. Nagkasugat-sugat ang mga kamay nito dahil sa talas ng kawayan. Umagos ang dugo nito mula sa kanyang kamay. Nanakbo ito at mabilis na tumakas. Matapos ang pangyayaring iyon, ay kumalat ang balita tungkol sa pagiging aswang ni Aling Suping. At dahil sa kahihiyan, ay napilitan nitong lisanin na ang kanilang tahanan kasama ang bunyang mag-anak. Malakas ang kanilang hinala na sumunod na ito sa kanilang kamag-anak na aswang at doon na nagtago. Si Nilo naman ay lalo pang hinangaan sa kanilang lugar. Malaki ang kanyang pasasalamat sa iniingatan niyang habak na siyang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa mga karanasan ko sa aming probinsya. Bata pa lang talaga ako ay madalas na kaming makarinig ng mga kwento ukol sa iba't ibang kababalagan at maging ng mga tungkol sa aswang. Nanung huli ay napatunayan kong totoo ang mga kwentong ito dahil sa nararanasan ko na rin mismo ang mga ganong pangyayari. Ang tawag po sa amin ng mga taong madalas pinapakitaan o kaya na may pinaparamdaman ng mga di pangkaraniwang nilalang ay baraloon. At ang pagpapakita o pagpaparamdam naman ay tinatawag na balo. At ako po ay isa sa mga taong baraloon. Sa maraming pagkakataon ay naranasan ko ang iba't ibang pangyayari na masasabi kong hindi pangkaraniwan. Ang una kong naging karanasan ay nang minsang magsuga ako ng kalabaw. Medyo padilim na noon. Kasalukuyan akong naglalakad pa uwi nang bigla na lang humarang sa dinaraanan ko ang mga sanga ng kawayan. Alam kong sumasayaw talaga ang puno ng kawayan sa ihip ng hangin. Lalo na nga pag malakas ang pagkakaihip dito. Pero hindi naman siguro aabot hanggang sa lupa ang pagkakayuko ng mga sanga. Kung kaya, lumihis ako sa daan at napatakbo ng mabilis dahil sa aking pagkabigla. Walang lingon-lingon akong tumakbo hanggang sa makarating ako sa amin. Nang minsang galing naman kami ng mga kapatid ko sa pakikipangopra, nang pauwi na kami ay may napansin akong almires na nasa gilid ng daan. Nakabaon ito sa lupa sa tabi ng isang malaking puno. Maganda iyon, kaya naman agad ko itong kinuha. Nagpatuloy kami sa paglakad. Nang makalampas na kami sa masukal na bahagi na iyon ng bundok, ay naisipan kong huminto na muna para magpahinga. Nanigarilyo kami ng kapatid ko na sumunod sa akin. Habang yung pangalawa sa bunso na aming kapatid, ay candy naman ang hiningi. Medyo maliwanag pa nung mga oras na iyon, pero mababa na ang araw. Matapos naming manigarilyo, ay nagpatuloy na kami. Ayaw kasi naming maabutan ng dilim sa daan.
Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay medyo nagtaka ako dahil sa nakita ko yung malaking puno na nadaanan namin kanina. At sa tabi noon ay may dalawang marka iyon sa lupa ng pinagbaunan ng almirez. Di ko alam kung pinaglalaruan lang ako ng aking isipan ng mga oras na iyon. Nasabi ko sa aking sarili na imposible naman yata yung naiisip ko na bumalik kami sa pinanggalingan namin uli. Kaya hindi ako umimik at pinaniwala ko na lang ang sarili na baka katulad lang, na baka nagkataon lang. Pero bigla na akong kinabahan nang sa paglakad pa namin ay makita ko ang upos ng sigarilyo at balat ng candy na itinapon namin sa gilid ng daan noong magpahinga kami. At maging yung paligid ay iyon na iyon. Napansin na rin pala maging ng mga kapatid ko na bumalik kami sa aming pinanggalingan. Kaya mabilis naming binaliktad ang aming mga suot na damit at kumuha ko ng hibla ng buhok sa aking ulo at agad ko iyong sinindihan. Iyon kasi ang turo ng mga matatanda bago kami nagpatuloy na uli sa paglakad. Pero bumabalik pa rin kami sa dati. Kabadong-kabado na kami noon. Idagdag pa, napadilim na rin nung mga oras na iyon. Pagdaan namin uli sa may puno, ay naisip ko na lang na ibalik ang almirez kung saan ito dati nakalagay. Kaya ibinalik ko ito sa pinagkakalubugan nito sa lupa. At doon pa lang kami tuluyang nakaalis sa lugar na iyon at nakarating sa aming bahay. Nung ako naman ay may nililigawan sa katabing baryo namin, ay nakaranas din ako ng isa pang di pangkaraniwang pangyayari. Kasama ko noon ang pinsan ko at pauwi na kami nang maganap iyon. Mas pinili kasi naming tuntunin ang batis dahil sa mas mapapadali ang paglalakad namin kumpara sa mga ngalsada kami dahil paikot pa iyon. Gamit ang isang flashlight ay ganun nga ang ginawa namin. Nang makita na namin yung daan paakyat sa kalsada, ay bigla kaming nagtaka ng pinsan ko. Nang makakita kami sa unahan ng nagliliwanag, kaya medyo nag-atubili kami na magpatuloy. Dahil noon lang kami nakakita ng ganun. At habang tinitingnan namin iyon, ay mas nagiging malinaw para sa amin ang hugis nito. Naging hugis tao iyon. At ang liwanag noon ay napalitan ng katulad sa kulay ng isang bagay na nagbabaga. Sa takot namin magpinsan ay hindi na kami nagtuloy pa. Bumalik na lang kami at doon dumaan sa dati, kahit na mas malayo iyon. Makaraan ang ilang araw, nabalitaan namin na may nakuha mga bola na kasinlaki ng nyog kung saan namin nakita ng pinsan ko ang nagbabagang pangitay na iyon. Ayon sa usap-usapan, hindi lang pala kami ang nakaranas ng pangyayaring iyon tungkol sa pagpapakita doon sa lugar. At may paniniwala ang ilan na iyon ay isang sinyalis o di kaya naman ay bantay sa isang kayamanang nakabaon. Kung kaya isang pamilya ng mga kalalakian ang naglakas loob na hukayin iyon at nakakuha nga sila ng mga bolang sinlaki ng nyog na ng kanilang biyakin ay naglalaman ng mga batong kasinlaki ng huling na mga kulay itim at pinaniniwala ang iyon ay mga black diamonds. Isa ito sa mga kababalagang naranasan ko na hindi ko makakalimutan. Dahil sa kung nagkataon at may nalalaman na kami tungkol sa mga ganung bagay, ay kami sana ng pinsan ko ang nakakuha noon.
Pero nung huli ay naisip ko na lang rin na maaring hindi talaga laan iyon para sa amin. Ang isa pang karanasan na hindi ko makakalimutan ay ang minsang dumalo kami ng pistahan sa isang lugar. Ang bayan na iyon ay bantog pagdating sa mga kilkigan at mga aswang. Bukod sa mga napapabalitang usap-usapan tungkol sa lugar, ay hindi rin lingit sa kaalaman ng marami na tuwing idinaraos ang kapistahan sa lugar na iyon ay may isang tao talagang nawawala o di kaya naman ay namamatay. Pero sa halip na matakot ang mga tao, ay tila nakadagdag pa iyon lalo sa kanila ng excitement. Tulad na lang sa amin, hindi iyon naging hadlang para kami ay makipista. Dahil sa gusto naming maranasan at malaman kung totoo nga ba. At sa totoo lang, ay marami pa rin naman talaga ang naaakit na pumunta doon para makihalubilo at makisaya. Lima kaming lahat na pumunta doon. Dalawa kami ng kapatid ko, tapos ang tatlo ay mga pinsan namin. Ang pista sa bayan na iyon ay halos isang linggo nila kung ipagdiwang. Nang dumating kami doon ay alas tres pasado na. Ang daming mga tao, nagkalat lang. Tulad ko ay mapapaisip ka talaga kung saan galing ang mga taong naroroon na nakikipista. Maraming mga paninda sa magkabilang gilid ng daan. May mga palaro at may nagaganap pang tupada. At marami ang mga umpukan ng mga nag-iinuman. Pero kahit na inaalok kami ng tagay, ay pilit namin iyong tinatanggihan. Dahil sa nag-iingat kami sa mga tinatawag na kilkigan o manlalason. At maririnig mo ang malakas na tunog ng sound system. Pero wala pang sayawan dahil sa gabi pa nagsisimula iyon. Kung kaya nag-ikot-ikot na muna kami doon. At nang mapagod, ay humanap muna kami nang mapupwestuhan sa plaza at bumili ng maiinom. Tumagay kami habang naghihintay. Nang madilim na ay nag-umpisa na ang sayawan at unti-unti nang natipon ang mga tao doon. Ang daming mga magaganda kaming nakita kaya lalo kaming ginanahan. Gusto naming makipagsayawan at makipagkilala sa kanila. Katulad namin ay marami din talaga ang mga dumadayo para makipagsayawan at makisalamuha. At dahil sa yung pinakasikat na sound system ang kanilang inargila, kaya naman ang gaganda ng kanilang mga pinapatugtog. Natatandaan ko pa na ang isa sa pinakasikat ng mga panahon na iyon ay yung dance music na Ligit. Sigurado po yung mga kaidaran ko ay makaka-relate. Kaya nakipagsayawan na kami. Kung sa salita pa namin ay bumakbak na talaga kami ng sayaw. At dahil sa malalakas na rin ang loob, dahil sa naikarga kung kaya naman, parang wala na kaming pakialam. Ang mahalaga na lang sa amin ng mga oras na iyon ay ang makapagsaya. Isa sa napansin ko kaagad habang nagsasayaw kami ay yung magandang babae na nasa gilid at may mga kasama din siya, pero tahimik lang silang nanonood at parang nahihiya. Ang isa pang napansin ko ay puro babae silang tatlo. Nang mapagod ay tumigil na muna kaming sandali at itinuro ko yung mga babae na aking napansin. Yung isa naman naming pinsan ay mayroon ding natipuhan sa kabilang gilid naman namin. Napagkasunduan namin na kapag tumugtog ng sweet ay lalapitan namin ang mga ito at isasayaw. Kaya naghintay kami. Nang marinig namin na tumugtog na ang sweet music, ay nilapitan namin magkapatid at isang pinsan yung mga babaeng nakita ko
at niyaya namin sila magsayaw. Ayaw pa sana nila dahil sa mga nahihiya. Pero kinumbinsi pa rin namin sila kaya nung huli ay napapayag din namin. Yung dalawa naman naming pinsan ay yung kabila naman ang kanilang niyaya. Nang nagsasayaw na kami ng kapareha ko, ay ilang na ilang ito at halos hindi makatingin sa akin. Kaya medyo nahiya din ako magtanong. Maganda siya. Nang matapos ang awitin ay nalaman kong magkakapatid pala silang tatlo. At dayo lang rin umano sila na nakikituloy sa kamag-anak na malapit roon. Nang dumating na rin ang dalawa pa naming pinsan, ay masaya kami nagkwentuhan tungkol sa mga nakapareha namin. Masayang masaya kami. Nagpatuloy ang sayawan. Nagpaalam sandali yung dalawang pinsan namin at makikipag-usap lang daw doon sa mga nakilala nila. Habang kami naman ay naiwan at nakipagsayawan pa rin. Halos hindi ko maialis ang tingin ko kay Glenda. Yan nga pala ang pangalan na ibinigay niya sa akin nang tanungin ko siya. Napapansin niya ang malagkit na pagkakatitig ko sa kanya. Pero sinisikap niyang iwasan ang tingin ko. Nang hindi na ako makatiis ay niyaya ko ang kapatid at pinsan na lumapit sa kanila. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay doon na kami sa tabi nila pipwesto. At pumayag naman sila. Niyaya pa namin silang sumayaw pero ayaw na raw nila. At mas gusto daw nilang manood na lang. Kinausap ko si Glenda. Marami akong gustong malaman sa kanya. Pero may sinabi siya na talagang tumatak sa akin. Na parang paalala iyon na kung ano man daw yung nakikita namin ay wag naming paniwalaan iyon. Medyo naging palaisipan para sa akin iyon. Ngunit binaliwala ko dahil sa nakainom ako. Kaya malakas ang aking loob. At naisip ko rin na maaaring depensa niya lang iyon. Di ko talaga alam pero parang sa pagkakataon na iyon ay mabilis na nahulog talaga ang loob ko. Napakiramdam ko ay gusto ko siyang makasama. At nakakatawang isipin man pero ito po ang totoo. Noong mismong mga oras na iyon ay gusto ko siyang mapangasawa. At sinabi ko ang lahat ng iyon sa kanya. Na kahit ano pa siya o kung may nakaraan pa ay wala akong pakialam. Basta sinabi ko na gusto ko siya. Naputo lang yung pag-uusap namin nang biglang dumating ang dalawa naming pinsan. Doon ko palang naalala na matagal-tagal na rin palang nawala ang mga ito. Natataranta nilang sinabi sa amin na mayroon daw langkas. Ang mga langkas na tinatawag sa amin ay malalaking tao. Isang uri ng mga engkanto. Takot na takot sila at halatang nagsasabi ng totoo. Dahil sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Niyaya di umano sila ng mga nakilala nilang babae pero di nila namalayan na palayo na sila ng palayo mula sa sayawan. Tapos, napansin na lang nila na nasa harapan na sila ng isang malaking puno at nawala ang mga babae doon. At ang nakita nila ay yung langkas kung kaya nagtatakbo na daw silang mabilis pabalik. Nagyaya na ang mga ito na umuwi sa bahay ng kanilang kamag-anak. Napagkasunduan kasi namin bago pumunta na doon kami makikituloy dahil mas malapit di hamak ang bahay ng mga iyon. Dahil kung sa amin pa ay napakalayong talaga. Nangarapin ko uli si Glenda ay wala na ito maging ang mga kapatid niya. Nagtaka ako bakit hindi man lang sila nagpaalam. At hindi ko rin naman iyon na malayan man lang. Umalis na kami sa sayawan at nagsimula na maglakad
papunta sa bahay ng kamag-anak ng pinsan namin sa mother side. Nang may 15 minutos na siguro kaming naglalakad, ay napansin namin na may mga naglalakad din sa unahan namin. Kung kaya naisip namin na may makakasabay kami. Binilisan pa namin ng kaunti yung ginagawa namin paglakad para maabutan namin sila. Nang tamaan ko ng liwanag ng flashlight ang kanilang likod, ay agad na pumasok sa isip ko si Glenda at mga kapatid nito. Dahil sa pamilyar sa akin ang kanilang mga damit, parang mahuhulog ang puso ko sa tuwa. Parang naramdaman ko kasi na lumukso ito, kung kaya tinawag ko siya. Habang tumatakbo akong papalapit, nauna na ako sa mga pinsan at kapatid ko. Pagharap nito sa akin ay sinabi kaagad niya na masaya siya na nakilala niya ako. Pero kalimutan ko na lang daw ang gabi na nagkakilala kami. At nagulat ako nang bigla niya akong halikan at sa labi pa mismo. Di ko talaga inaasahan iyon. At mabilis na itong umalis at sumunod sa kanyang mga kapatid. Sinundan ko siya. Dahil sa totoo lang bilang lalaki, ay naisip ko na gusto niya rin ako. At di malayong may mangyari sa amin noong gabing iyon. Pero bigla silang nawala sa paningin ko. Lumiko ako sa panig ng daan kung saan ko sila huling nakita. Hinawi ko yung mga ligaw na halaman. Nagdalawang isip pa ako kung dito ba talaga sila dumaan. Dahil habang nagpapatuloy ako, ay nagiging masukal iyon. Habang patuloy kong sinusuhot yung masukal na lugar na iyon, ay nagtatalo sa isip ko kung doon nga ba talaga sila huling pumasok. O nagkamali ako ng pinasukan, pero hindi ako maaaring magkamali. Doon ko sila huling nakita na lumiko. Pero bakit parang hindi ito daanan? Maya-maya ay nabuhayan ako. Nang madaanan ng liwanag ng hawak kong flashlight ang damit, hindi naman pala ako nagkamali. Pero nang tapatan ko yun ng ilaw, ay nagtaka ko kung bakit nakahiga na sa lupa si Glenda. Habang ang dalawa pa niyang kapatid ay nakatuwad naman at parang nagsusuka. Di nagtagal ay narinig ko sila na lumika ng mga ingay na hindi tunog na ginagawa ng isang tao. Garalgal ang mga boses na parang humihingal. Nang iangat ng isang kapatid ni Glenda ang ulo nito mula sa pagkakatungo sa lupa, ay napasigaw na ako sa tindi ng takot. Malinaw na sa akin kung ano sila nung mga oras na iyon. Dahil nakita ko ang buwagag na buhok nito at mga mata na halos punuin ng mga ugat na mapupula. At grabe ang laway nito sa bunganga na sa dami noon ay nakita ko pang pumatak sa lupa. Kung paano ako hirap na pinasok ang masukal na lugar na iyon, ay ganun naman ako kadali na nakaalis doon. Halos lundagin ko ang lahat ng mga nakaharang sa daraanan ko. Hawi lundag ang ginawa ko hanggang sa makalabas ako. Narinig ko ang boses ng kapatid at mga pinsan ko na tinatawag din nila ako. Pero bakit parang ang layo na nila? Hindi ako tumigil sa pagsigaw para malaman nila kung nasaan ako. Paulit-ulit kong isinisigaw ang salitang aswang. Sila din ay patuloy na tinatawag ang pangalan ko at sumisigaw. Ang layo ko na pala sa daanan. Nang matanaw ko na sila malayo pa, ay sinabi ko nang tumakbo pabalik dahil may aswang. At narinig ko yung huni na tila sumusunod sa akin. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. Buti na lang at pababa ang daan, kung kaya naging mas madali para sa amin na makalayo. Yun nga lang ay halos masubsob naman kami.
Nang makabalik na kami sa Sayawan, ay hirap na hirap kami sa paghabol ng aming mga hininga. Nagpasya kami na magpaumaga na lamang doon sa plaza at kinabukasan na lamang umuwi. Matapos po iyon, ay nakauwi naman kaming ligtas ng kapatid at mga pinsan ko.